So what's up mga dada? Breezy here. At today, may padating tayo. Nandiyan daw sila eh, mga ilang kanto na lang. Ilang kanto na lang dito na sila sa bahay. At yun nga! Meron tayong bago. Meron tayong bago. Bago. So, mamaya pakita ko sa inyo pag nandiyan na lalabas tayo. So, bago ko ipakita, pasok ang intro. Yeah! Teka, mali, ulit. Hawakan ko? Dito, pat. Ito, nakakambyo ito eh. Okay. So, bagong deliver ito mga dada. Ito rin yung card ko. Fresh na fresh. E-code card. Ready to race. Ayan ang mga dada. Ito natin. Tahimik. Ito sa knife. Uy, namatay. So, ayan yung ano. Ang KTM Adventure. So, pang bundok-bundok to. So, ang kaibahan nito sa ibang motor ko is naka, ano siya, computerized na yung throttle. So, wala siyang cable. Hindi na siya gumagamit ng cable tulad nyo. Ngayon kasi may cable kaya, may throttle cable. Ito wala na mga dada. Tapos, ito LCD na yan. Pwede ko maglaro ng Dota. Ilan Dota ba? Ang tayo dito? Crash of COD. Pwede ko na maglaro. Charot lang. So, ayan. Adventure. Dual sport yung gulong. Tapos ito. Ang talang gagamitin natin? Pang ano lang. Pang chill ride. Hindi natin pwede ibakbak tong ganitong motor eh. Ayan. Okay, so ready to race. So ito yung ADB ng KTM. Ito yun. Okay. So hindi ko pa alam yung basic specs na ito, pero ginugil ko naman yung konti. Ang nagustuhan ko dito is ang taas niya para sa akin. Although nilowered to ng 2 inch yung harap tsaka yung likod. So medyo mababa siya kumpara sa stock, kasi ang stock talaga nito is mataas. So first ride impression lang tayo. Ang ganda ng ano, ng ride by wire. Computerized na siya. So ito, ride by wire na siya. Hindi na siya gumagamit ng cable or ng throttle cable. Tapos ang tahimik. Ang makina nito is naka-tweak. Naka-tweak ba or stock to na 390, yung Duke 390 tsaka RC 390. Alam ko kasi iba-ibang ano eh, iba-ibang settings nila bawat ano eh, bawat category. Mas powerful lang torque yata ng naked. Tapos mas duluhan naman ang RC. So parang ganun. Pero yun nga, wala akong alam. Kaya ito, nagmamarunong na naman tayo. Pero since gamay na natin ng mga handling ng mga big bikes, napaka easy na lang nito para sa akin. Napaka basic niya na lang. At wala na rin tayong gas. 95. So kung titignan nyo, ayan yung basic na itsura ng Adventure. So naka dual sport siya na tires. Yung sprocket sa likod medyo mas malaki. Tapos dito na nakikita yung radiator coolant. Ito may fan. Medyo mainit siguro to. Yung buga pag ano na, pag traffic. So vibre front and rear. Okay naman ang ATM Adventure, diba? Para siyang baby na ano talaga. So soon itatry ko yung ADB na 1290.
1190 ba yun o 1290? Hindi ko alam eh. So ang isang kahalagahan dito is yung TFT display. Pointers lang ha, TFT display pa lang. Nasa 10,000 yata, paigit. Basta ganun yung estimated price. Kasi ang TFT display ng NK250, ang kita ko sa ano, 15,000 yata, 16. Hindi ko sure ha, basta mga ganun yung presyuan. So medyo mahal talaga ang TFT display. So mga nagnanakaw naman ng TFT display, hindi nyo po paglalaroan ng COD yan. Hindi nyo po paglalaroan ng ano yan, ML. Hop, what happened? Yun lang. Uy, first time nangyari sa akin yun ah. Dahil siguro computerized to, parang walang ano kanina, walang computer, ano to? Hindi nag-response yung throttle. So first ano yun ah, first na na-encounter kong problem siguro sa ngayon. Biglang bumubomba ako, nakita nyo naman. Hindi siya nag-produce ng power. Siguro may something lang ba, kasi brand new pa to eh. Yes, brand new, fresh na fresh. Dineliver sa bahay. So, tatanong kayo, bakit ka naka-EDB? Hindi ka naman nag-adventure, Breezy. Eh, antayin nyo lang. Gusto ko lang ng comfort for once in my life. Tawa na ako sa bakbakan. Pero ibabakbak pa rin naman natin to. Babakbak pa rin naman tayo. Pero sa ngayon, break-in nga to. Kaya medyo magbe-babyhin natin to. Gusto ko siya i-hard break-in, pero parang ayoko din eh. Parang hindi ko feel. So hindi rin natin to ita-top speed, top speed. Kasi nga, this is an adventure bike. Kaya huwag kayong mag-expect na iahataw natin to. Buti sana kung ano to, naked yan. Also kung sport yan, makikita nyo, inahataw ko yan. Pero this is an adventure bike. Ang isa sa mga features ng adventure bike is comfort. So, another error, biglang namatay makina. Ewan ko bakit nagkakaganon sa akin. Brand new ka boy. What is happening? Biglang namatay yung makina. Ika'y isang diwata, wala pa pagkabata. So, saan kayo tumitingin? Tadaan lang tayo titingin, wag sa dalaga ah. So kung maano nyo sa internet, madami nang nag-review ng KTM Adventure. At hindi lang ako. So no need na ikumpara yung pag-review ko sa iba. Kasi may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong, di ba, perceptions of or engagement regarding sa pag-review. Hindi naman pwedeng gayahin ko na yung mismong tema mo. E di sa'yo na lang manunod yung mga tao. Kung pare-parehas na tayo ng content or pare-parehas na tayo ng tema, ang mangyayari niyan sa comment section, mapapansin nila yan eh. Uy, ano ba yan? Ginagaya mo si ganito. Uy, ano ba yan? Pare-parehas na lang kayo. Diba? So, that's something wrong pa ganun. So, kaya nga tayo may kanya-kanyang genre. May kanya-kanya tayo para hindi ma-board yung mga tao. Kasi kung pare-parehas tayo lahat, wala, umay. Tangina, namatay na naman ako ng makina. Namamatay ako ng makina. I don't know why. So far, kilala sa vibrate ang KTM. Pero hindi ko feel yung hinig o yung hinig. I feel comfortable. Lalo na sa riding stance ko na medyo uptight. And aga na nakasubsub tayo ng konti yung chest natin. Tapos yung kamay naman natin, relax. So there's no problem there. Also, this is a brand new bike kaya medyo binibaby pa na. Siguro nga nagpa-function pa lang yung computer. Kasi nga computerized motorcycle na to. Kaya namamatay-matay siguro sa akin. Kasi hindi pa siya sanay sa akin. Hindi ko naman hinaharabas ha. Wala kayong makikitang hinaharabas dyan. Bagong-bago eh. Alam nga naman ibigbigan ko agad to. Wala pang muffler, wala pang accessories. Bubugbugin ko na agad. Kalmado lang siya. Which is fun. Kung nga pala no, gaya sabi ko kanina, di ba nag-research ako ng konti. So bukod sa ride-by-wire siya at saka fully computerized na yung system, napansin ako dito, eto, may butas sa harap. pwede mo salpakan ng ano, ng ito, car charger. Alam nyo yung sasakyan? So may charging slot siya. Akala ko kanina ano siya, ito yung sa Yossi. At di ba mga sasakyan may ganun? May ganun yung mga sasakyan eh, yung ito, ano nga ng Yossi, pwedeng sindihan. So ito pala ano, car charger siya. For the street, medyo malakas to. Kaya mong unahan yung mga ganyan, no? Yung mga low cc bikes, kaya mong unahan, kaya mong mapagsabayan. Overpowered siya sa streets. Pero sa expressway, makikita natin mamaya. Iiwanan tayo ng mga bigger displacement. Parang sa NK ko lang yan eh. Yung NK ko parang ang lakas-lakas.
or maski yung Dominar, parang ang lakas-lakas mo sa ganitong kalye. Pero pag sa expressway, pagkalaban mo ng mga other displacement bikes, mga big bike na talaga, wala, iwan ka. Kagandahan lang talaga ng mga ganong motor or mga ganitong motor is expressway legality at saka comfort. So regardless sa ganun, kung pag-uusapan natin yung power, eh talong-talo talaga tayo ng mga higher displacement. Pero yun nga, ang mga 400cc na mga motor, ang kahalagahan lang talaga na ano yan, is madadara ka niya from point A to point B ng naka-expressway. Yun yung usage nyo, hindi racing-racing. Okay na yun. Nasa rider yan kung magaling magmaneho. Parang yung NK, di ba? Ang lakas-lakas ng rider ng NK, si, ano, si Warren. Si Wardogs Motovlog. Kung gusto nyo makakita ng kamote na naka-NK, bukod sa akin, si Wardogs Motovlog. Yan, halimaw mo na naka-NK yan. Bawat kurbada, niluluhodan. Lagi nagpo-propose. So, bisitahin nyo yan, si Wardogs. Kung gusto nyo naman ng ano, ng magandang quality na motovlog, yung tipong hindi nyo makikita sa iba, panoorin nyo si Ang Gino Moto. Ayan, si Gino. Ang Gino Moto. Swabe yan. Grabe yung ano yan, yung editing. Pang ano, pang international or pang worldwide. Kasi grabe, napakasimple lang ng ano niya, na effects ng mga camera angles. Pero ayun nga, swabe. Ibang iba talaga. Nagagawa niya yung mga different angles ng mga ano. Doon sa kali, di ba ito, dadaan ako dito. Pag dumaan ako dyan, may camera angle yan dyan. Bukod lang sa perspective nitong motovlog na nakakabit sa helmet, kaya niyang lagyan ng iba't ibang camera angle. So ganun kalupit si Ang Gino Moto. Sa mga aspiring dyan, isa sa mga napapansin ko si Ang Gino. Tapos syempre yung ibang motovloggers, yung mga tamod ko, yung mga katas ko or inspired sa akin. Pero hindi ko na tinatolerate na gayahin nila ako fully. Ang inaano ko lang sa mga aspiring is ano na, gawin nila yung ginawa ko, na huwag sumuko kahit anong dumating or kahit na anong mangyari, mga bashers, mga ano, huwag tayong magpapa-apekto. Yun lang sinasabi ko sa kanilang gayahin nila sa akin. Don't be affected sa mga hate, diba? Huwag ka ma-offend. Yung mga ganyan, yung iba pansinin mo, take it as ano, creative criticism, yung tipong constructive. Yung criticize ka, pero in the end, medyo i-apply mo yon in the long run, diba? Pero huwag kang totally magbabago. So balik tayo sa motor. So sanay. Although naka-lowered to, kamote oh. Ayan yan, tingnan nyo, hindi ko ginagawa yan ha. Yung nagmumotor sa sidewalk ha. Hindi ko tamod yan ha. Hindi sa akin gumaya yan. Sariling opinion niya yan, sariling galaw niya yan. Yan ang aganda ng ADB. Pwede tayo sa gutter, pero huwag tayo sa sidewalk. So malapit na tayo sa expressway. Try lang natin yung acceleration na lang, acceleration test. So hindi naman natin ito matatop speed. Although matatop speed ko to, kaya ko, pero hindi ko gagawin yan kasi nga adventure bike to eh. Mapapansin nyo, kakulay ko yung motor. Orange by imprint. Shoutout imprint! Imprint number 1. Number 1 para sa akin yan. There's nothing come close sa imprint. Masabiruin mo si imprint, isang malaking ano na yan eh, malaking shop na yan eh. Kilalang ano na yan eh, kilalang jersey maker. Pero nagawa pa rin nilang magtiwala sa akin, di ba? Kahit nakukupal ko pala ako, nagawa nilang pansinin ako. So, I'm so blessed na Sir Gian ng Imprint Customs. Malaki-malaki pa sa salamat ka sa inyo. Hirapan ako magsalita. Naka-racing helmet kasi ako eh. Ayun, naka-MT KRE Plus ako. Eh, snug-fit to sa pisngi eh. So, parang kinaagat ko yung pisngi ko. Kalikutin muna natin to. ABS. Road off-road. Oh, okay. Manual traction control. Motorcycle traction control pala. So naka-on din yung traction control natin. KTM audio. Ah, may Bluetooth. May navigation din. Okay, nice. Saan muna tayo. Tsaka na natin kalikutin yan. Sa mga future vlogs na lang yan. Yan. Yan ang kasarapan sa ADB. Yung lubak. Although yun nga pala pansin ko, ang ganda ng suspension ng KTM. Ayan o. Ang ganda ng suspension na ito. Hindi siya matigas, hindi siya katulad ng Duke na medyo stiff. Ito hindi, ayun, daan tayo lubak. Oh, wala. Hindi tayo pagod. Hindi tayo yung tipong, oh, yung ganoon, di ba? So, wala. Mabait yung suspension. Ang ano ko lang dito is yung foot peg. Mamaya, pansinin ko sa inyo. Sabihin ko sa inyo kung bakit foot peg ang medyo naano ako. Papakita ko sa inyo, ha. So, titigil tayo dun banda.
Papakita ko lang sa inyo yung kung anong meron sa footpeg kumpara sa mga nasakyan ko ng adventure bikes. Pakita ko sa inyo ha. Tigil tayo dito sa gilid. I'm just going to show you na kung ano yung level ng footpeg, na kung ano dapat. Yun lang din ang pansin ng mga nasa ibang bansa eh, yung mga nag-review na ng KTM. So pakita ko sa inyo. Dito naman tayo eh. Yeah, tigil lang tayo dito. Pakita ko lang sa inyo. Tignan nyo to ha. Ay mali. Gago, tabing yung daanan. Doon di ako makababa. So lowered nga to eh. So eto yung foot peg nya, parang masyadong flat or pang naked siya. So pinapaalis ako. Napaalis ako ng guard, bawal daw. Okay. Thank you. Pero yun nga, regarding sa foot peg, pang naked siya. Hindi siya pang ano, pang adventure. Kasi ang adventure dapat medyo pag ganun eh, paslan. Para medyo pag foot forward, para pag tumayo ka, ganun. Pag sakaling tumayo ka, ang proportion ng katawan mo is pasubsob. Dito kasi sa KTM, so nakatayo ka pa rin pag tumayo ka. Hindi nakaslant yung paa mo, hindi nakaganun, no? Hindi ko ma-explain eh. Hindi ko masabi sa inyo kasi alam ko yung iba sa inyo, hindi maiintindihan yung sinasabi ko. Pero try nyo panoorin yung review dito regarding sa KTM Adventure. Yung review ni ano, ni Fortnite F9. Try nyo panoorin yon. Yun mas ano yon. So sa lahat ng mga nagre-review regarding sa motor, mas pagkakatiwalaan ko si Fortnite. Kaya si Fortnite, honest, hindi bias sa pagre-review. So dito tayo sa RFID installation. Installation! Kapalagay tayo RFID. Yeah! Low po. Palagay lang tayo. 200, no? Dito na lang. Bago pa lang. Bagong unit. Horse air. So, sa mga nag-ano dyan, ingat kayo sa mga nagpapasok ng lower CC na KTM. Kasi may nakalagay yan dito. May barcode siya na 400cc sa chassis. So, hindi nyo madadaya yung mga alam na, or yung mga enforcer na may alam sa motor. So yung mga, kasi pare-parehas lang itsura ng KTM eh. So hindi nyo madadaya. Kasi alam ng mga enforcer kung ano yung mga motor. Thank you. So pakita ko pa sa inyo ha. Tingnan nyo to. Ito, yung butas sa makina rito. Dito na lang. Sa ibaba. Ha, dito. Dito na lang sa ibabaw. Ha. Okay na. Sige. Pass mo konti. Yan. Thank you. So ayan, nalagyan na tayo ng RFID. Ito, sabihin ko sa inyo. Ayan. Sa 390 engines, may butas yung makina sa left side. Sa mga 200cc, wala. So, yun din ang tinitignan sa expressway. O, di ba? May RFID na tayo. Wee! So medyo mabagal tayo kasi nga nasa adventure bike tayo. Ah! Napaka-komportable ng motor na to. Hindi siya powerful, hindi siya ano, comfort talaga. Siguro ito masasuggest ko kumpara sa NK. Kasi ang NK mabigat eh. Kung gusto mong ma-feel nga naman yung ano, yung big bike feel, as in talaga yung big bike feel talaga na mabigat, tapos 400cc, ang masasuggest ko is yung CF Moto NK400. Kung gusto mong mas mabigat palalo, yung GT400. Diba? Sports adventure yun. Tapos kung sakali naman gusto nyo naman mataas, na payat, slim, tapos eto nga, hindi ganun ka-powerful, tapos kalmado, tapos relax, tapos I think affordable din to. Magandang starting bike to kumpara sa Duke 390 tsaka sa RC390. Kasi yung RC390 yan sakit sa likod. Ito, the best to. Maniwala kayo sa akin. So kung maglilista ako ng mga best starter bike as a big bike, di ba? Yung expressway legal. Itong Adventure 390 ang may sasuggest ko sa inyo. Ay, nako. So, hindi rin siya mainit, ah. Akala ko kanina mainit kasi nga kabilaan yung fan. Ayan na, let's go na. Na. Sarap. Ang bait. Ang bait ng matang na to. Nakakatawa ka. So, yun lang yung first impression ko regarding sa motor. Hindi ito yung total na 100% review ah. Ano to, opinion ni Breezy tsaka experience ni Breezy. Yun lang naman ang mapapanood nyo sa channel ko regarding sa pag-aano ko ng motor eh. Hindi naman ako matalino, hindi ako scientist. Self-knowledge lang tayo lahat. Kasi nga, with great knowledge comes great. Tayo power pala yun.
With great power pala yun. Yung great responsibility. Pero ayun, si Breezy nag-enjoy lang. Nakadepende na rin sa inyo kung maniniwala kayo sa mga pinagsasabi ko. So ngayon eh, sa gaming tayo. Tanungin nga natin kung makakaya na itong sumabay sa ano ko, sa karakas ko regarding sa EDSA. Kaya nagbabagal. Ginagawa nyo. Yan. Medyo mahirap siya isingit ah. Para sa akin, parang dalawa yung tatama sa'yo eh. Pag mababa yung side mirror, tatama yung handlebar mo. Pag mataas naman yung side mirror ng sasakyan, tatama naman yung side mirror mo. O, diba? Ang hirap. Yeah. Ang sarap. So, dito ako nagtapos yung siguro itong vlog na to. Nasabi ko na yung para sa akin. Uy, pansin nyo yun? Nag-block siya. Gumana yung TFT. Pag ano yun eh, pag napupunta ka sa medyo madilim na lugar or medyo may bubong, nagbablock yung ano, yung si ano mo, yung speedometer mo, yung TFT screen. Para ano, magkakita mo pa rin. Ah! Wow, ganda na ABS ha. Nagamit ko yung ABS ha. So ayun lang, ito lang yung vlog ni Breezy. Siyempre yung mga vlog ni Breezy, walang plastic, walang bias, hindi bayad. Actual reaction. So dito ko nataposin itong vlog mga kayupak. Maraming salamat sa panonood. At ayun nga, maano ko lang is magpakatotoo lang tayo palagi. Huwag tayo maging hipokrito. So that's about it guys. Stay breezy. Always you. Woo! Sarap ng adventure. Adventure sa city. Yeah, enjoy. Maraming salamat.